Mahigit isang linggo matapos ang landslide sa Baybay City sa Leyte, imposible na raw na meron pang buhay sa mga natabunan. Kaya itinigil na ng LGU ang search and retrieval operations. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Maagang nag-abang sa mga rescuers si Julito dito sa Barangay Bunga, Baybay City sa Leyte. Umaasa siyang mahanap pa rin niya ang kanyang kapatid na natabunan ng lupa noong nakaraang linggo. Pero nauwi sa wala ang kanyang paghihintay. Itinigil na pala ng LGU ang search and retrieval operation. Gustuhin man ni Julito na maghukay sa lugar, hindi naman niya kakayaning mag-isa. Ginawa ko na yung lahat para mahanap lang siya. Pero mula nung Lunes hanggang ngayon, wala talaga. Sabi ko magparamdam, hindi ba nagparamdam din. Sabi ko sa kanya, magparamdam para kung saan siya mahukay namin. Sa Barangay Bunga, tanging kapatid na lang ni Julito ang hinahanap sa 17 nasawi sa lugar. Sabi ni Baybay Mayor Jose Carlos Cari, sa mahigit isang linggo nang maganap ang landslide, malabo nang may mabuhay pa sa mga biktima. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, hindi na rin ligtas para sa mga rescuer na ituloy pa ang search and retrieval operation. Sa aming panayam sa MGB, 2014 pa raw nila sinabi na geohazard area ang mga lugar na naapektuhan ng landslide sa lungsod ng Baybay. Habang sa Abuyog naman, hindi rin daw dapat tinayuan ng mga bahay ang barangay pilar kung saan mahigit 100 ang natabunan ng lupa. Unfortunately po, yung rating talaga nung yung dalawang itong barangay na sa Baybay at saka sa Abuyog. Naka-high rating talaga po sila. At hindi lang yan, yung debris flow type of landslide, ito yung matubig na talagang pag bumagsak in earth materials from the lisbis, hindi lang po dun siya sa paana, no? It will be supported. So malaki, malawak ang kanyang coverage. Very fast moving po yung mga ganito type of landslide. Depensa naman ang Baybay LGU, di sila nagkulang ng paalala sa mga residente. Ire-relocate na raw sana nila ang mga residente sa mga naturang barangay pero naabutan sila ng trahedya. Hindi alam eh. Kasi lahat ng nakausap ko, mga taga-barangay, sabi na, ang tagal na nila nakatira dyan, dyan na sila lumaki, wala namang landslide nangyari dyan sa area nila. Maski yung sa Barangay Mailhi, ganun rin. Paalala naman ng Mines and Geosciences Bureau, MGB, sa mga local government unit, maging sa mga residente na seryosohin ang mga itinutukoy nilang geohazard areas o yung mga lugar na di na talaga ligtas-tirhan. Nang sa gayon, kung magkaroon man ng landslide, wala ng bahay na matatabunan ng lupa at wala ng buhay na mawawala. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.